Shout out time muna tayo, mga ka-solar. So shout out kay Jason Plaza from Bicol Region, kay Israel Matias ng Mount Samat, Bataan, at kay Doc Roderick Bolosos ng Iloilo. Okay mga ka-solar, meron tayo ditong isang portable solar generator at ang brand nito ay Wigan Solar Power Cube Solar Generator. So ito ay ultimate portable power source. Ito ay mayroong 5 solar panels. Ayan o, so pwedeng i-fold out from top and roll out from its sides. Use the power to run your AC, your USB, your DC devices from anywhere. So, merong battery ito na 55 ampere hours, kaya lang AGM or yung gel type battery. Kasi yun ang available at the time na binili itong unit na ito. Actually, from US ito eh. So makikita nyo, as to portability and convenience, the side of the solar power cube has a convenient fold-out storage compartment, which is useful for additional accessories. Taking the cube with you is as easy as pulling out a suitcase at the airport. Simply use the collapsible heavy-duty handle. Ayan, may handle yan sa likod. And roll the all-terrain wheels. So maganda yung wheels niyan, ano, kung saan ka man pupunta, as long as merong araw. So ito ay all-in-one renewable portable solar generator solution. Ayan. Unlike other solar generator products, ayan, this product is ready to use soon after it's taken out of its box. Ayan. It doesn't quite the user to assemble anything else or connect multiple parts. Oh, napakaganda nga naman kasi hindi natin kagaya ng mga nag-assemble ng portagen, kailangan bibili ka pa ng ibang items like MPPT, i-connect mo sa solar panel. Ayan, at marami ka pang mga connection sa wires, magkakaroon ko pa ng cable management. So ito, estimate lang natin, ano, halimbawa yung runtime ng battery. Ayan, halimbawa ang i-charge mo rito ay yung charger ng mga tools para dun sa mga drill na cordless. Halimbawa kung 15 watts yan, pwedeng maubos yun ng nasa 36.6 hours. Pwede rin mag-connect dito sa 220 volts output na AC ng iPad, laptop. So kakaiba ito kasi all-in-one na ito eh. So nakalagay dito Solar E-Power Cube 1.5. Ngayon, dito ay mayroon na mga 5 panels. Kaya lang dun sa 5 panels na nakalagay dito ay tigsi 16 watts lang ang bawat isa. So ito ay isang panel, pangalawang panel, pangatlong panel, apat na panel, at saka itong nasa ilalim. Ito, itong banda rito. So itong setup nito ay kasama na ang inverter at saka yung MPPT or yung solar charge controller. So papakita ko sa inyo ang mga panels na 16 watts bawat isa. So ito, unahin natin tong isa. Ayan, 16 watts yan yung panel na yan. Una yan, pangalawa to, ayan, pangatlo ito. At huhugutin natin dito. Ito ay panlima na panel. Lahat 5 times 16, 80 watts. So 80 watts lahat ang capacity, yung maximum capacity ng panels na ito na nakalagay dito sa ating
portable solar generator. So itong PortaGen ay papakita ko lang. Mayroong voltmeter. So dito naka-display yung ilan yung karga. At ito ay may inverter na rin na nakalagay. Ang inverter na ito ay 12 volts DC. 12 volt DC ang input. At may output yan na nasa 220. Dalawa yung outlet. At may USB para sa charging. So dito rin ay terminal din naman ng DC battery. At ito yung battery disconnect switch. Ang purpose nito ay para i-off natin yung sa battery. So susubukan natin kung ilan ng output gagamit tayo ng ating multi-tester. Alamin natin kung ilan ang lalabas na kuryente dito. Ayan. So ito ay alternating current na. Ayan. At titingnan natin dito kung ilan ang magiging output. So nandito ngayon, ang switch ng inverter ay pipindutin natin, i-on natin. At titingnan natin kung ilan ang lalabas. Ayan. So medyo nagwa-warning. Ayan, tingnan natin. Ilagay natin sa AC. So ayan oh, may 210. Merong 210 na volts AC. So medyo mababa kumpara sa nakalagay dito na rated volts AC na 220. Ayan, so i-off na natin yung inverter. Ayan. So maganda ito. Mga ito ay nasa 84 pounds or 38.2 kilos. Ayan, so limang panels yan. Maganda. Napaka tama-tama sa size. Okay, close na natin. Dito sa kabila, close din natin. Ayan. Oops. Oh. So, close natin dito. Oops. Ayan. At napakaganda itong portable na to. Dahil mayroong hawakan pwede mong hilahin. Ayan. So, nasa ilalim nito ay ito yung battery terminal. At pwede kang magkaroon ng additional battery dyan na ikakabit sa positive at saka negative. At may battery yan sa loob. At yung battery nito sa loob, yung sa ilalim, ay mga AGM or gel type battery. At saka lahat ng yan ay 55 ampere hours lang. Balik natin yung mga panels. Dahil hapon na ngayon, wala na tayong makikitang harvest. Ayan. Oh. Yung green nito na LED light or indicating na yan ay nag-ooperate. So para sa inverter yan. So napakaliit lang no. Pero kung ikaw ay pupunta siguro sa area na magpi-picnic, tama-tama na, pwede nang gamitin yan. Ganyan lang ang tsura niya. Ayan o. Ganda ng pagkaka-setup. Ayan. So, ang pinaka-comment ko lang dito, dahil nga ang panels mo ay 16 watts per panel at 5 yan, 16 times 5 equals 80 watts na yung limang pirasong panels. Ano? Kung kukumpitin natin yung kailangang panels para ma-full charge yung 55 ampere hours na capacity ng gel type na battery na naka-built in dyan, ay dapat meron kang mahigit 8 pieces na piraso ng 16 watts panels. So paano nakuha yun? Diba ang 55 ampere hours ang capacity ng battery mo, at kung imumultiply natin yan sa 12 volts, kasi 12 volt system yan, ay lalabas na 660 watts yung minimum na watts para ma-charge yung buong battery mo ng mga panels. Kaya lang sa isang araw
merong tinatawag na sun peak hours. So kung kukunin natin na 5 hours lang sa isang araw, yung 660 divided by 5 ay lalabas na 132 watts. So yun na ba yung panel na kailangan? Hindi pa. Ngayon natin malalaman kung ilang pirasong 16 pieces na panel. So meron tayong 132 watts at i-divide natin yung 132 sa 16 watts sa bawat isang panel. At lalabas na 8.25 panels ang piraso ng panels ang kailangan para mapuno sa loob ng 5 oras yung 55 ampere hours na capacity ng battery. So yan lang ang ano ko, yan lang ang comment ko diyan, dahil hindi talaga sa tingin ko hindi kayang punuin ng 5 pirasong panels na yan na 16 watts bawat isa. Yung capacity ng battery na gel type at 55 ampere hours ang capacity ng lahat ng battery na nakalagay diyan sa loob ng portable solar generator. At bago ako magpaalam, nais ko lang idagdag na ang ibang specs nito, itong solar generator, kagaya ng inverter. Ang inverter ay mayroong 1,500 watt power. So ito ay meron ding tinatawag na peak charge na 3,600. At based yun dun sa AC output power capacity. Insofar as the MPPT solar charge controller is concerned, meron naman itong capacity na 10 amperes ang capacity nito para mag-charge using the 5 pieces na 16 watts na panels. So doon sa MPPT, merong 2 USB ports, ayan, 5 volts and 2.1 amperes. At makikita nyo nga dito sa cellphone na to, naka-charge yan sa mismong USB port. Ayan, sa isa sa mga USB ports na yan. So, nag-charge na yan ngayon. At dahil 5 volts naman yan, tsaka 2.1 amperes. Ayun. So, hanggang sa muli mga kasolar. Ito ang inyong kasolar, si Solarenz.